صلاحات نا زمانة انك بي بي سي دريتو بقى لا انا كده مبوم عالو عالو عبوبو دريتو So yon, what's new for today? What's our topic? What's the reason? Pupunta tayo sa bahay ng ating mga kaibigan. Pero bago natin simulan ang video na to, nagulat ka ba? Bago natin simulan ang video na to, oh, subscribe ka na. Bago ko ituloy itong video, subscribe mo. Ayan. Magkakasundo tayo, bestie. Ayan ang isipan kong i-vlog to dahil pupunta tayo sa bahay ng ating mga kaibigan. Samahan niyo ako. Tara, labas na tayo. Punta na tayo dun. So, nandito tayo sa labas at pupunta na tayo sa Wawa. Hindi na tayo magdadala ng payong kasi nga, malulam naman, no? Siyempre, hindi tayo basa-basa papasok. Kailangan natin tumawag. Ayan ang friend ko, ang napakakipot, balingkinitan, at talagang magkasing hubog sila ng katawan ni Catriona Gray. Hello po, ma'am. She... ang uniko iho ni Tela May. Hello, Nay! Kaway ka naman, Tela May. Let's talk about our life during this pandemic. Isi-switch ko muna yung cam para magkita-kita tayo ulit. So, ayun nga, dito na sa kwarto ni Raul. Siyempre, hindi na tayo mag-face mask. Nakahino na yung bakala. Magsiset up muna tayo para siyempre habang nagkakwento kami ni Raul, nakikita nyo kami. O siyempre, Diyos ko! Ano ba yung ipapamagat sa vlog na to? I live in my life. Ang taste na ba ako? Oh, sorry, hindi nyo afford. Sa lahat na naman na nag-BBC na rito, well, look! Parang ka naman pong araw-araw akong pupunta rito. Aka ko ako sa inyo, masarap maging kaibigan to. Tsaka tinan mo, ang ganda-ganda niya, di ba? Mag-motoin, Lloyd. So ano nga ba yung pag-uusapan namin ni Raul na gusto kong i-share naman sa inyo? Mas maganda siguro pag-uusapan natin ngayong buhay natin ngayon sa panahon ng pandemic. Kumbaga, ikukumpara natin kung ano yung mga nangyayari before tsaka yung mga nangyayari ngayon. So madaling salita, interviewin mo ako. Yeah. Ang mga hindi pa nakakilala sa akin dyan, isa po akong professional choreographer ng mga festivals sa buong Bataan. Nakalipat naman din ako ng Zambales, nakapagturo na rin ako sa Talkwing Company, sa Bay sa Quezon City, tsaka sa Valenzuela. At yung last ko naman is yung sa Pampanga last year. Paano mo maikukumpara yung buhay mo noon, tsaka yung buhay mo ngayon na sa panahon ng pandemic? Yun nga eh, no? Ang laki nang nagbago kasi isipin mo, oh, dati sila-sila yung nagpupunta sa bahay. Ang dami-dami nagpupunta sa bahay. Ang dami-dami kong... yung bang kapag may bisita, ginagawa nilang karinderya yung bahay namin. Pero karinderyang libre, ha? Ngayon, parang bumaliktad yung mundo. Parang ako naman yung gumagawa nun ngayon. Ano naman ang mga nagbago sa daily life mo? Kukumpara mo yung daily life mo noon sa yung daily life mo ngayon na may pandemic. Nakakalumpo. Di ba nga, choreographer ako. 18 years na po akong nagtuturo ng sayaw. Tapos bigla akong magiging ganito, tambay. Feeling ko parang kulang na lang sa akin, wheelchair. Nakakalumpo. Yung bang, totoo pa rin kasabi ng mga matatanda na, habang tumatanda ka, kailangan, wag mong gagawing baby yung sarili mo. Yung bang, ituloy mo lang yung pagtatrabaho mo. Kasi doon na sana yung katawan mo eh. Tapos ngayon kapag bigla kang nahinto sa routine na nakasanayan mo, yung bang para bang nalalata ka, manghihina yung katawan. Anyway, sa akin, hindi naman ako nanghihina. Kaya lang, yung bulsa ko kasi lumpong-lumpo na. Woo-hoo-hoo! With party poppers! Woo-hoo! Yung ano, ang ibig ko sabihin, yung mga daily routine mo,
yung ginagawa mo sa mga pang-araw-araw, yung daily routine mo ngayon na may pandemic? First time ko lang naman ginawa ng vlog or video yung nasa banyo ko, nagbihes. Parang napaka-ordinaryong araw lang. Ang routine na nangyayari sa akin ngayon is yung hinihintay ko noon. Bawa sa loob ng isang buwan. Sana po sa loob ng isang buwan, magkaroon ako ng isang araw na day off. Which is, hindi natutupad. Never nangyari sa buhay ko na nagkaroon ako ng day off. So, ang routine ko ngayon, araw-araw day off. Parang wala namang kwenta yung ginagawa natin. Tuhakain lang tayo. Pagdating sa money handling, kung paano ka humarawak ng pera noon at ngayon. So, start tayo sa noon. Nakaiyak ba pag pera pinag-uusapan? Ay, na-COVID. Ulitin mo yung question. Kung paano ka humawak ng pera noon? Makakapal na pera sa noo. Yung magkakapit na meron pang nakapatong na ganyan kakapal na pera. Puro itong isang dito. Paano ba humawak ng pera noon? Medyo nagsisisi ako, pero hindi naman sa nagsisisi. Kumbaga, para bang lesson learned. Yun. Kasi noon, meron akong work. Ayun nga, di ba ngayon nag-choreographer ako. Tapos, gusto ko ba yung... Siyempre, hindi naman kasi kami mayaman eh. Kapag nagda-down, pag nagkakaroon ba ng down payment yung... Bawa, kasi nagtuturo ako sa barangay, o kaya sa school. Usually, yung school set. Yung bang isang buong campus, dadalin ko yung pangalan nila sa street dancing na ganito, inter-school, ganon. E, mamimili muna ako ng mga gamit na pangangailangan. Tapos yung magiging sukle, yun yung pinaka-talent ko. Sa mga 150,000, may natitira doon na 20,000. Yun yung nagiging pera ko. Ngayon na nagiging panggastos ko is yung mga sukli-sukli doon sa mga pinamimilan kong mga costume, atela, tapos mga pagpagawa ng props. Ngayon, sa paghawak naman ng pera, anyway, magaling naman din ako mag-budget kasi kailangan kong i-budget ng maayos or else walang matitira sa akin. O, dito na tayo sa matitira. Sabi natin sa 20,000, mahal na mahal ko lang talaga yung tiyan ko. Kasi, anyway, ako yung tao na, ay, eto nung bata ako, hindi ko to natikman. Kakain ako. Ganon. Tama. Yung bang, pagdating nung high school, ay, nung bata ako, hindi ako nakakabili ng ganito kasi ang baon ko is 100 pesos lang. Yung bang ganon, nung panahon na yun, yung pamasahe is 7 pesos pa lang. Hmm? Pero, ang baon ko, 100 pesos. Nung dati, mahilig ako mag-ipon ng pera kasi pag meron akong gustong bilhin, na bibili ko. Pag-iipon ako siya. Pero nung naka-experience na ako ng 100,000, yun na. Medyo nagwalwal yung bakla, nawala na sa wisyo. Tapos, ayun nga, hanggang sa nung marami na, meron kasing insidenteng nangyari sa buhay ko na talagang pinanlataan ko, iniyakan ko ng ilang araw. Paano yung bang, yung bang daig mo pa yung nakapag-break. Yung bang syempre ikaw, ang dami-dami ko nang naipon, tapos yung naipon ko na yun is, pwede na ako mag-cash ng motor. Syempre, hindi siya ganun kalaki. Pero pwede kang mag-cash ng motor. Tapos, mananakaw. Ganun talaga buhay. So, yun. Parang para sa akin, hindi ako naging practical kasi imbis na nilagay ko sa bangko, nilagay ko sa bote. Yun. Tapos, yung lalagyan, wala pang lock. So, ako naman, hulog ng hulog. Sila naman, sungkit na sungkit. Yun, nadala na ako mag-ipon ng pera kasi nga, ganun yung nangyayari. Kaya, hindi na ako nag-ipon. So, paano ba ako mawak ng pera? Tulad nga na sabi ko kanina, yung mga bagay at mga pagkain na hindi ko nakukuha noon, doon ko binuhos para bang panahon na siguro para sa buhay ko. Tsaka hindi pa yon. Hindi rin nakaipon ako, tapos hindi naman din lahat nakukuha ko. Kasi nga, ako po yung breadwinner sa bahay. Sagot ko lahat. Pagkain, allowance, kuryente, tubig, yon. Lahat. As in, lahat. Matagal na tayong magkasama, kaya alam ko kung paano ka humawak ng pera dati. Basta sa pagkain, pagkain, pagkain. Pag sumama kami, kunwari, nagtuturo si Mama Loida. Pag sumama kami sa kanya na magtuturo, kunwari mga assistant na ganyan,
or mga runners, ano yun, lahat yun, ano, lahat yun bayad. Kurtyo mo, pamasahe mo, pagkain mo, panggala mo, bayad yun. Kaya, kumbaga, hindi siya... Nga, wag ka nang ganyan, iyak na ako eh. Hindi siya ano... Si Tela yun yung kanina. Hindi siya mahigpit sa pera pagdating din sa mga kaibigan. Pero kasi, correction ha, hindi ako mahigpit sa pera pero hindi naman ako waldas. Sabi mo na kung paano ka mag-handle ng pera dati, yung mga nagbago in terms of your family, tsaka yung mga daily life mo. Anong na-realize mo sa mga nangyari dahil sa pandemic na to? Dami ko natutunan. Tulad niyan, nangyari itong pandemic, meron akong 30,000. Kasi meron akong shop. Nagpapakikila na ako ng costume ko. Sa tagal na pagtuturo ko ng sayaw, nakapagpundar ako ng isang rental shop ng mga costumes. So, bukod sa kumikita na ako sa pagtuturo, kumikita rin ako sa mga rental. Actually, may natutunan naman talaga ako nung nawalan ako ng pera. Kaya lang, may natutunan din ako ngayong nawalan ako ng trabaho. Ano yun? Kailangan pala yung kikitain mo, hindi mo ilalagay sa cabinet lang. Kailangan pala yung kikitain mo sa bangko. Dapat pala ilagay. So, yun. May GCash ako. Ang GCash ko kasi nagkakaroon ng laman ng 3,000, 2,000. Pang load lang. Eh, yun lang. Hindi kasi ako marunong gumamit ng GCash eh. Kumbaga, pinaloloadan ko yung GCash ko para meron akong load sa sarili ko. Ano yung mga gagawin mo, nagagawin mo ng pagbabago sa buhay mo after yung pandemic? Tipid na tayo, tapos ipon, hindi na ako sasagad. Yung bang gagawin ko lahat ng pagbabago, balanse. Yung tipong nagtatrabaho ako ng mabuti, at the same time, nagmeron pa rin akong bonding sa pamilya ko. Siyempre, especially sa nasa taas. Maglalaan na tayo ng paglilingkod natin sa Ama na nasa taas. Sabi mo na yung mga pagbabagong gagawin mo in the future after nitong pandemic. Sa tingin mo, ano yung mga something na mga pinapangarap mo na hindi mo nagawa noon? Eto, honestly, ang pangarap ko nung bata ako, maging teacher. Tapos, hindi ako nakagraduate ng high school. Yung tipong wala akong pakialam sa sayaw, pero napunta ako sa sayaw. Inakap ko hanggang sa ito na, isa na akong professional choreographer. Tapos, nawala. Way back 2016, gumagawa na ako ng mga short film. At may YouTube channel na rin ako dati, at may page na rin ako dati sa Facebook. Hanggang sa, ayun, isang taon lang tumagal yung mga accounts na yun. Nahack siya, kaya yung mga nagawa kong film, nawala, nabura. Sabi ko nga, siguro nga ako, hindi para sa akin ng, yun, yung pag-short film, pag-vlog. Pero, ang nakakatuwa naman dyan, eto na ako ulit. Bumabalik ako sa industriya ng YouTube. Sa ngayon, siyempre itong pagbabalik ko na yun kahit paano, meron na akong, siguro sa 100%, meron na akong mga 5%. 5% pa lang ang nalalaman ko about sa YouTube. Tsaka nung panahon na yun, alam mo yung hayok na hayok akong gumawa ng mga vines, ginagastosan ko talaga siya. Pagdating sa financial ngayon, hindi ko masuporta ng pag-vlog ko kasi wala nga akong trabaho, wala akong pera. Gusto ko yung bang magkaroon ako ng YouTube channel para kahit paano yung mga taong gusto ako makilala, ma-share ko naman yung buhay na meron ako. Pangarap ba yun? So yun, eto muna yung part 1 ng ating vlog for today. Teka lang, hindi pa tayo tapos. Hindi pa ba? Actually, kaya ako kumuha ng bulburon. Magpa-challenge ako kay Loyla. Hindi niya alam to. Challenge. Kailangan mo kumanta. Kumamatay ako dyan. Kailangan mo kumanta habang merong bulburon sa loob ng bibig. Cover speech. Sure ba? Isang buwa. Huwag mo lulunukin. Have you ever cried?
At dyan po, nagtatapos ang podcast. Salamat sa inyong panonood. See you sa part 2. Bye-bye. Don't forget to share this video and subscribe to my channel para i-update it, guys, sa mga katangahala na para i-update ko lagi. Bye! See you in part 2. Bye!